Okay, konnichiwa, minasan. Hajimarimasu. Will you start? Excuse me. So let us review our last or previous lessons. Like this, it's written konnichiwa. So this is how we greet konnichiwa, good day or good afternoon. Fukushu or review. Fukushu. Ichi.
Okay, let us now use Tagalog. Okay. Review, kukusyo, meaning baliktanaw, ano? Review, baliktanaw sa ating pag-aralan. So, mga kanji, mag-aaral tayo, basahin, reading, and gamitin niyo po yung inyong scratch paper at practicein niyo ang pagsulat nitong mga to. Practicein niyo. Then we will read, and after reading, we'll say the meaning. We explain the meaning. Okay? Ichibang. Seibutsu. Seibutsu. Gaku. Sei meaning live. Butsu, things. So living things. So living creatures. So gaku, study. Study of living things. This is actually what we call biology. So this is biology. Seibutsu gaku. Okay? Seibutsu gaku. Nibang me. Yumi. Yumi mono. So, yumimas o yumo. This is the verb. Ito po yung verb sa yumo. Meaning is read. Bumasa. Okay? Read. Reading. Okay? Yumi mono. So, this is reading materials. Reading materials. Okay? So, reading materials. Okay? Ito yung kau o kaimas. So, kaimono. Kaimono. So, ito ay yung mga things that we buy on grocery. So, groceries, no? So, ito yung kaimono. So, when we go to shopping, stuff, okay? So, yun po yung mga binibili natin sa shopping center. Okay? Kaimono. Okay? Bungaku. Bungaku. So, study of letters, sentences. So, this is literature. So, this is literature. Okay? Bungaku. Okay? Gobangme. Shogakko. 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 So, this is elementary school. So, meron tayong schools. Study in some place of study. So, ito yung school, no? Shogakko. So, maliit na pag-aaral, no? So, elementary. Elementary school. Or, they call primary school. Sa kanila, primary school ang tawag nila sa ibang bansa. Sa atin, sa Pilipinas, elementary school. Rokubang. Chugakko. Chugakko. So, ibig sabihin nito is middle school. So, middle school, sa kanila, sa atin sa Pilipinas, ito yung ating junior high school. Okay? Sa Japan, ito po yung sa Japan, ha? Sa Japan, meron silang 6 years na elementary school, meron silang 3 years na middle school, meron silang 3 years na high school. So, 6-3-3. Sa Pilipinas po, iba. Sa Pilipinas, meron tayong 6 years, meron tayong 4 years, at meron tayong 2 years. So, ganyan po yung sakto natin. Ha? So, 6 years, 3 years, 3 years. 6 years, 4 years, 2 years. Yan po yung Philippine system. Okay? Ang tawag natin dito is junior high school, senior high school. So, kanila, so middle. Ito yung kanji ng middle. So, chugakko, meaning middle school. Ito yung high school. Mataas na paaralan. Mataas na paaralan. So, yan yung Tagalog ng... Kaya mas madali sa ano eh. Sa Tagalog eh. Mataas na paaralan. Gitna ng paaralan. Maliit na paaralan. So, elementary. Middle school. High school. Mataas na para. High school. Okay? Daigakko. Oh, ito yung university. Malaking pag-aaral dyan sa paaralan na yan. So, yan ay
tertiary level, so daigaku. Okay? Meron pa tayong tinatawag na graduate school, gakuin ang tawag doon, gakuin. So, pwede rin, daigaku, gakuin. So, graduate school. So, itong mga daigaku na ito, ito yung undergraduate degree, so yung mga bachelor's degree. Okay? So, meron yan. So, yesterday, 4 years. 4 years naman to, di ba? 4 years kung daigaku. Okay? Iba po yung tanday. Pagka-tanday, okay, iba naman yung tanday kasi ano lang po yun, pagka sinabing tanday, maiksing pag-aaral. So, maiksing pag-aaral. So, ganito lang po yun. Tanday, yeah, tanday. Short courses. Pero, daigaku din yan. Actually, ito'y tandaigaku. Tandaigaku. Kaya lang, tanday na lang. No? Tanday, pinaiksin lang nila. Tanday. Short courses. Yung mga ano naman, national university, mga national university, gayto. Daigaku, a national university. So, naipaliwanag ko yesterday kung anong pagkakaiba nitong dalawa, okay? At pati ito. So, lahat sila after high school. So, nakukuha. Ito, pwede itong parang ganito. Okay, ito, pagkatapos mo, pwede kang dumiretso dito, okay? Sa tanday, okay? So, yan po yung ating... So kung may question po kayo, ilagay lang sa chat ang inyong mga question at try natin sagutin. Thank you.
Okay. पता है अभी कल बा 16 लगे आते 16 जो अच्छी बम बाशा बाशा प्रयोग कर तेला कबायो ना कार कबायो कार बाशा कर तेला बारिके बारिके मिनी हॉर्स पावर हॉर्स पावर हाउ मिनी हॉर्स पावर फॉर एग्जांपल 12 हॉर्स पावर Juni Bariki. Juni Bariki. Junana bang. Sui Riki Gaku. Sui Riki Gaku. Itu hydraulics. Hydraulics. That's of course in college. Pinag-aaral lang po sa engineering. Hydraulics. So, Juni bang? Sentence. Okay? So, sentence, basahin natin ang mabagal, and then normal. And then, una, bago natin basahin, ipaliwanag natin yung mga parts. Hana, flower, anak, bulaklak, and then meron tayong verb. So, ito ay sa ating noun. Ito rin yung ating noun. Noun ni noun o verb. Okay? So, yung napag-aralan natin, a noun no, noun wa, verb. So, another format, noun ni, noun o, verb. So, karaniwan po naroon sa hulihan ng verb. Okay? So, meron tayong noun no, noun wa, verb. So, yan po yung
format natin kahapon. Ngayon, meron naman tayong noun ni, noun o verb. So pagka may o, meron tayong verb na action verb o action verb. Kailangan niya ng direct object. Ito yung direct object, yung noun. O direct object. Okay? So pangalo format. General format, general format. So meron din tayong noun de, noun o verb. So kasi yung de sa kani parang ang purpose itong de saan? Saan? Place, no? Yung ni minsan saan din pero more on time or ano? Ano yung specific na pag lalagakan, okay? So parang place din, no, na kailangan. So kasi pagka ano tayo action verb, ito naman ginagamit lang natin ito, di ba? Meron pang ganitong format eh. Noun which is a place, tapos verb, yan ganyan. Diba? Philippine e ikimas. Philippine e, sa ibig sabihin nito saan papunta yung place, the place din, place. Kaya lang ito, saan papunta? Ito, saan ginanap yung action verb? Saan ginanap yung action verb? Ito naman, yung verb dito ay nangangailangan ng place. Pero hindi action kasi. Oh. Okay. Oh. Hanggang kailangan nito ay yung object. Ito naman, yung verb dito ay specific example. Kasi baka malito kayo. Verb. Ba irimas, ano yung irimas? Ilagay, okay? Ilagay. Oh. Ano yung ilalagay? Bulaklak daw. Bulaklak ilalagay saan? Ito yung place na paglalagayan ng bulaklak. Ano yon? Oh, flower base. Flower base. Ilalagay yung bulaklak sa flower base. So ilagay. Yun yung verb, ilagay. Okay? Tulad naman ito, ano yung specific sample? Bumili. Ano yung binili? Kailangan din ng noun. Direct object pa rin, kasi o. O kasi yung nakalagay dito, o. Kasi direct object pa rin. Basta o, automatic direct object. Ano yung binili? So, ilalagay dito yung noun. Saan binili? De ang gagamitin po natin. Yun ang pagkakaiba. No? De, hindi ni. Hindi tayo gagamit ng ni dito kasi ito yung nagpapakita kung saan nagkaroon ng bilihan. Saan nagkaroon ng bilihan? Dito sa place na to. Okay? Hindi pwedeng ni ang ilagay natin dito. Okay? Medyo mahirap po yan sa Japanese. Mahirap yung turo sa at tulad natin. Mahirap maintindihan. Pero ganyan po yung format. Maganda example, binili. Ano yung binili? Dito ilagay. At saan nagkaroon ng bilihan? Saan binili? Dito. O ito naman, ilagay. Ano yung nilagay? Bulaklak. Saan nilagay ito? Pareho silang place pero iba eh. Iba yung sense eh. Di ba? Yung pagiging place nito eh, yung specific na paglalagay ng bulaklak eh, hindi dun sa ano eh. Hindi dun sa pangalan ng place o pangalan ng ano eh. Hindi katulad nito, ito yung tawag doon sa place. Okay? Yan ang pagkaiba dito. Ito, halimbawa dito, flower base. Ito, bumili ng bulaklak. Ano yung nilagay? Bulaklak. O, pareho silang bulaklak. Saan binili? O, sa mall. O, sa mall binili. Saan nilalagay yung bulaklak? Sa flower base. Alangan namang ilagay sa mall. Pagkalagay, saan naglagay ng bulaklak? Saan nilagay ang bulaklak?
Oh. Kaya ni yung ano saan lala flower base ni yung gagamitin. Pero kung de saan ginanap yung verb na yon? Saan ginanap yung verb? Doon sa part na yon, sa mall. Okay? Yun ang pagkaiba ng ni sa kade. Yung mga complicated po na mga example, maski yung mga high level na ano, nagkamali pa rin. Yan ay na nagigit sa lang natin yung sa dami na ng ano ng experience. Sa dami na ng experience, nagigit natin na nagigit. So, pakahirap talaga po yung ano yun. Kung may tanong kayo, tanong nyo na lang din, sasagutin natin. Pero yung i-generalize natin, napakahirap pong i-generalize. So, magkaroon kayo ng specific example din. Pagka nangyari sa inyo, i-compare nyo doon sa specific example. Ang maganda example, bulaklak. Direct object, bulaklak. Ito, inilagay yung bulaklak sa flower base. Ni yung ginamit. Ito naman, bumili ng bulaklak sa tindahan. Tindahan. O kaya sa mall. Bumili ng bulaklak sa mall. Oh. De ang gagamitin. So, i-memorize nyo lang po yan para later on, pagka yung bulaklak ay nilagay sa flower base, ni ang gagamitin. Pagka binili sa mall, de ang gagamitin. Okay. Pagka e naman, please din kasi itong e. Itong e, halimbawa, mall e, ikimasta. O, pumunta ako sa mall. So, ito naman, yung please na to, nagpapakita ng direksyon. Pinapakita naman ito, direksyon. Direksyon. Yung verb kasi, papunta. O galing, o may direksyon kasi. Pagka may direksyon, e naman ang gagamitin, e. Karaniwan ito, ikimas. Saan ka pupunta? Ayan, ikimas. Ganun. Karaniwan ito, ang verb, ang karaniwan verb lang naman dito, ikimas. Saan ka pupunta? O may direksyon dapat. Yun yung ilalagay mo, alibaw, sa mall. Mall e, ikimas. So, yun yung gamit ito. So, kasi nakakalito, medyo tatlo yan, ha? Tatlo yan, particle, tatlong particle pala lahat place ang ano. So medyo ano yan, medyo salimot, no? Pero mag-try kayo ng specific sample. Mahirap yan i-generalize at malilito lang kayo. Specific sample, then later on pag nangyari sa inyo, i-compare nyo. Ano po, mas malapit ba ito sa inilagay na bulaklak sa flower base o mas malapit ito sa biniling bulaklak sa mall. So, madali kayong mag-decide pagka ganon. Okay? Okay, balikan natin. Hana, bulaklak. Hana bin, ito yung flower base. Hana bin. Bin ay yung lalagyan na botelya o basta yung lalagyan na ano siya. Na gano'n ang sura, yun ang bin. Karamihan, botelya yun. Pero hindi naman usually bote yun. Minsan naman plastic yun. Minsan na ceramics yun. So, basta yung lalagyan na yun, ang tawag dun is bin. Okay? So, mga hindi pa nakakalita ng flower base. So, ganyan lang naman yung isabihin ng bin. Pagka flower nilagay mo, flower base. Pero bin ito, maski iba yung ilagay dito, pwede naman iba yung ilagay dyan, bin pa rin yan. So, kaya ganyan yung bin. Minsan, may design-design pa yung ganyan. So, depende kung ano, minsan may design-design. So, depende, basta ganyan ang bin. Ibig sabihin, lagayan, ang bin is lagayan, may ilalagay kang ano dyan. Okay, so, ganyan po ang bin. Okay, so, hana bin. So, ibig sabihin, flower base. Anong inilalagay sa bin? Flower, hana bin. Ni, so, yan yung ni. Hanao, irimas. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, I put some flowers on flower base. I put some flower on the flower base. Okay? So, yan ibig sabihin yan. Okay, mabagal.
hana bin ni hana o irimasu. Okay. Hana bin ni hana o irimasu. Josang bang. Ni kuya. Okay. Hindi pa natin alam itong kanji na to. Ya. So yung kanji na yan, hindi pa natin napag-aralan. Later on, madadaanan pa rin natin yan sa kanji lesson. As of now, reading lesson tayo. Pero ganyan po yan, o. Oh. Okay, ganyan lang naman yan. Ya. Sabihin yung store. Ito po yung kanji sa store. Store. Okay? Store. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yan. Store po yan. So, ang basa dyan is ya. Okay? Kaya ni kuya, ni kuya de, turi ni kuo, turi po ito, yung chicken or bird, chicken meat, okay? Turi ni kuo, kai masta. So, past tense, sta. Take note, su, sta. So, su, present tense, sta. So, present tense, kasi irimas. I put, so I will put, I put some flowers in a vase. Ayan yan. Okay, present tense. Ito naman. Past tense. Kay masta. Ibig sabihin, I bought. So, tapos na. Okay? I bought ano to? Chicken meat. Chicken. From what? Ni kuya. Meat store. Okay? Or ang tawag ng meat store, ano? Butchers. Butchers place. Butcher's place pa ang English dyan. So, yung palengke. Sa palengke. Sa palengke ng, ano. So, ang palengke ng mga miti wet market dyan sa Pilipinas. Pero, ni kuya. Yung bilihan ng karne. So, tindahan ng karne. Yan yan. Tindahan, karne. So, tindahan ng karne. Anong binili? Meat ng chicken. So, chicken meat. So, I bought chicken meat from tindahan ng karne. So, okay? Okay, mabagal. Niku, niku ya de turi niku o kai masta. Okay? So, natural. Niku ya de turi niku o kai masta. Yung bang. Daigaku, daigaku, daigaku de kono kanji o kanji. So, ito hindi pa rin natin napag-aralan. So, again, makita ko paano isulat ang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, kan. So, kan. So, kanji. So, ito yung mga to, yung kanji. Okay? Daigaku de kono kanji o naraimas. Ano yung sabihin ng naraimas? Present tense, naraimas. So, ang naraimas is learn. Ang naraimas is learn. Natuto. Natuto ako ng kanjing ito. Kuno. Ang yung sabihin ng kuno? Ito. Natuto ako ng kanjing ito dito sa saan? Saan ka natuto? Sa university. Ayan o. Naraimas. So, I learned this kanji. Pagka sinabi ng kuno, this. This kanji. From what? From university. Or at university. So, ang ibig sabihin nito, de is at. At. Ganun din naman ito eh. At. So, at. So, pala pang I bought chicken at the chicken meat store. Meat shop. Okay? I bought chicken at the meat shop. Ito naman, I put some flour in. Yung ni is in. So, yan ang palatandaan natin. Yung in, pwede kasi place ang kasunod. Ganon din sa English eh. Ganon din sa English, in. In, flour base. Ito naman, at, pwede rin place ang at kasi eh. Ayan.
Kaya palandaan natin ni in. Ade at. So yan yung ating ano. Daiga kule kono kanji yo naraimas. Natutunan ko itong kanji nito at university. So yan po. Okay? Mabagal. Dai gaku de kono kanji o naraimasu. Okay. Natural. Dai gaku de kono kanji o naraimasu. Jogobang. Nipponjin. Okay. Japanese citizen. Japanese. Nipponjin wa sakanaya kome ga suki desu. So, anong ibig sabihin ng suki? Alam na natin, like. Suki meaning like. Ito, kome, rice, sakana, alam natin, so, fish, so, Japanese, likes, fish, and rice. Okay. Iya, meron panibago tayong pag-aralan, no? So, ano yung mga particles natin? Wa, ga, ano pa? Ni, de, no, yan yung mga particles natin. O, yan yung mga particles natin. To, meron tayo to. To is end. Ya. So, itong to saka end, to saka ya, parehong end ang ibig sabihin niyan. To saka ya, parehong end ang ibig sabihin niyan. Kaya lang, ang pinaka-specific ng ya, ang maganda sa ya, pag ginamit ninyo ang ya, ito ay merong nakadugsong na and so on. And so on. So marami ka pang pwedeng ilagay para bang etc, no? Ang ya. And so on. Okay? Ito, yung to, nakalagay talaga doon, specific nakalagay. Halimbawa ito. Sakana ya komega suki desu. So, Japanese likes fish, rice, and so on. So, may ganon, ha? Unlike kung, halimbawa, palitan natin ito ng to. Pagka pinalitan natin ng to, yan. Japanese likes fish and rice. So, specific yung lang dalawa. The Japanese like fish and rice. Kung to yan. Nipponjin wa sakana to komega suki desu. So, ibig sabihin, Japanese likes fish and rice. Okay? Yun ang pagkakaiba nitong dalawang to. Yan. Pagkaiba ng to sa kaya. Okay? Okay, so yan yung ating mga particles na napag-aralan. Pagkaya ang ginamit, nipunjin wa sakanaya komega suki desu. So ang translation is, Japanese likes fish, rice, and so on. Okay, so marami pang iba. Hindi lang yung fish and rice ang gusto ng Japanese. Yan ang pagkakaiba. Pero kung nakalagay dito to, fish and rice lang ang gusto ng Japanese. Wala nang iba pa. Yan ang lumalabas. Okay? Okay. Yuhachi bang? Ay,
Okay, Juhachi. Juhachi. So, Stoga Oi. Stoga Oi. So, meaning, maraming tao. Stoga Oi. Maraming tao. Jukyu. Jukyu bang? Taiga ko gakucho. So, meaning to say, anong tawag sa ano? University, ano? Principal, di naman principal, president ang tawag, di ba? Pagka university, president ang tawag. Yung principal sa ano tayo, elementary, high school. Pagka university, principal. So, ito naman, university principal. Daiga ko, gakucho. Gakucho. President. Nijubang. Takay niku. Takay niku. Hindi po mataas yung meat. Ibig sabihin ito, mahal. Mamahaling karne. So, usong-uso po yan sa Japan, mamahaling karne. Depende kung saan inalagaan yung karne. Halimbawa, inalagaan sa ganitong lugar, mas mahal. Inalagaan sa ganitong lugar, mas mura. Ganon. Kilala nila kung saan galing yung karne. At yun ay verified. Kaya, depende kung saan first class na karne. Ganon po sa Japan. Inaano, klinaklasify yung mga karne. Hindi parehong chicken. Ganito, ganito, parehong ano yan. Hindi. May chicken na ganito inalagaan sa ganitong farm. Sikat na farm. Talagang may quality yung farm. Mamahalin yung karne. Pagka ordinary lang. No? So, may type ABC ganyan. May type ABC na karne sa Japan. Pagkatakay ni ko, ibig sabihin, expensive. Yes, ay sakana. Mura hindi, yung sakana. Ganon din sa fish. May mumurahin, may mas mamahaling fish. Ganun. Maski na parehong klase ng fish. Maski na parehong klase ng meat. Parehong beef. May merong mamahalin. Depende kung saan yan. So, sa Pilipinas, walang ganon. Pare-pareho lang. So, walang quality at may quality. Pare-pareho. Hindi na inaalam ko saan. Kaya, hindi natin na ano yung what? Yung pinaka... So, walang mga brand. Walang brand ang ano natin. Ang mga karne. So, kasi, tulad yan, meron ditong Monterrey na karne. Pero hindi naman nila ganong ina-advertise. Dapat, yung meat nila talagang ano nila, Monterrey quality, gano'n. Eh, maski nasabi nila Monterrey, hindi naman natin alam kung may quality ba wala. Hindi natin verified. Iba sa Japan, kasi verified, merong third party at merong ibang tao nag-verify. Hindi yung sarili mo, sasabihin mo, maganda yung ano mo, karne. So, of course, bias na bias yon, no? So, hindi yun na... So, merong ganong kultura nga po na ikaw, hindi maniniwala sa iyo kung bias ka. Okay? Sa Pilipinas, walang ganong kultura. Okay? Ni Johnny, take a suru. So, go down. Going down. Okay? Take a suru. Ibig sabihin, going down. Okay? Take a suru. Okay? Ginawang verb. So, take is go down, going down. So, naging verb na suru. So, ganito po ang style ng suru na verb. Ito yung suru na verb. Ito po yung type 3 verb. Diba? Suru. Pagka suru, simas, simasta. Ito yung anong tawag natin? Dictionary form, suru. At yung natural form is simas. Suru, simas, then simasta. Okay? Teka suru. Teka shimasu. Teka shimasta. Okay? Bumaba. Bababa. Bumaba. Bumababa. Pag-aralan natin. Marami pa tayong pag-aralan sa verb. Tungkol sa verb. Niju sangbang. Yasumuno. Sinabi nga natin. Yasumuno. Yung mga mumurahin. Marami namang mumurahin sa Japan. Tulad ng pagkamalapit na mag-expire. For ano na yan. Sale na yan. May mga discount-discount na yan. So, medyo mura na yan. Sa Pilipinas naman, ang mga
yes, umuno, mga mumurahin, eh, mga ukay-ukay, ganyan naman sa Pilipinas, no? Okay? So, ni Juyong. Anzen. Anzen. So, itong kanji na ito, hindi lang yasui. Hindi lang mumuray ng ibig sabihin ito. Meron din ito ibig sabihin na safe. So, maskin na same kanji yan, ibang vocabulary po yan. Itong kanji na ito, dalawang meaning. So, dalawa yung bilang dyan. Dalawang vocabulary yon. So, ganun po yung ano, kaya marami talagang vocabulary magagawa ang isang kanji. Kasi marami siya meaning. Tulad nito, zape. Pagka dinagdag mo yan sa zen, ang ibig sabihin ng zen, lahat. O, safe lahat. Anzen. Safe lahat. Anzen. So, safe po ang ibig sabihin nito, safe. Anzen. Palagi mo makakita sa mga factory, may mga nakasulat na safety first. Ganyan. Anzen daiichi. Ganun po ang ibig sabihin ng safety first. Anzen daiichi. Okay. So, paano po isulat yun? Ito. Ganito po ang sulat. Anzen daiichi. So, lalagay natin yung dai. Dai. Daiichi. Anzen daiichi. So, safety first. Yan po ang ibig sabihin ng anzen daiichi. Safety first. So, tandaan po niya yan. Sa mga factory, sa construction, ay nakasulat po yan. So, pagka sinabing anzen daiichi, talaga safety first talaga. Ganun na nga po. Pagka sinabi, talagang dapat pa rin. No? Yan, anzen daiichi. Di yun dito sa Pilipinas, safety first, nakasulat, pero nakasulat lang. Pero wala naman sumusunod. Okay, hindi po ganoon, ha? Hindi po ganoon. Okay? Nijugobang. Okay, katakana po to. Katakana. Ito ay ke, teng-teng, magiging ge. At ito ay pinahaba yung ano, yung sound. Ibig sabihin, pinahaba yung sound ng isang syllable. So, isang syllable, pinahaba ng isang pan-syllable. So, parang dalawang syllable na yung haba niyan. So, ge. Ge, magiging teng-teng, ge. Ge, so, bumaba ng konti. Then, ito is katakana for mo. So, gemu, gemu. So, gemu, 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 game. So, yan po ang katakana ng game. Kasi ang game is English word, kaya isusulat ko natin sa katakana. Game. Game. Okay? So, paminsan-minsan, mag-ano tayo ng practice sample na katakana. So, marami pa tayo mga katakana kung paano sulat. Hindi lahat ay pare-pareho. Depende sa pagkarinig ng hapon sa pronunciation. Okay? Okay. Okay, hindi po yan nakukuha sa spelling. Okay, Nijuroku. Nijuroku. Kino. So, ang ibig po sabihin ng kino, yesterday. Kino, furoy. Kino, furoy. Shinbun. Furoy, pero shinbun. Furoy, tapos bago. Hindi po ito bago. Ito ay shinbun. Isang word po ito. Ang shinbun po is newspaper. So, furoy, shinbun. Ibig sabihin, lumang newspaper. Okay? Yesterday. Yesterday, lumang newspaper. Anong ginawa sa lumang newspaper? Binasa. Yan o. Yomimasta. Binasa. Tapos na po. Past tense. So, kino. Furoy, shinbun no. Yomimasta. Okay? So, yan po yung ating sentence. Gawin po natin mabagal. Okay. Sabayan po ninyo. Kino furoi shimbun o yomimasta. Normal speed. Kino furoi shimbun o yomimasta. So, ganun po yan.
Okay. So, let's go to the topic today. So, napakalaga naman po ng review, pero ituloy po natin naman. Mag-advance naman tayo sa next topic. So, topic po natin ngayon ay mga tungkol sa reading. Okay? Reading, mga pagbasa. Okay. So, umpisa, pronunciation. Okay, let's go to pronunciation. Okay? Pronunciation of Japanese. Okay? So, yung pagbasa. And yung pagbasa. Japanese syllable. Meron po tayo mga vowels. Vowels sa Japanese, vowels. So, ang tawag po ng vowels is buin. Buin. Vowels, buin. Okay? So, yan ang ibig sabihin. Boy. So ito boy, boy. Kung isulat po natin 'yan sa hiragana, ho, teng, maging bo. I, in, boin. Boin. Okay? Yan po yung mga vowels. So mga vowels po, meron tayong A, short vowels, and long vowels. Short and long. So, ano yung short? Mijikai buhin. Ito naman, long, nagay buhin. So, cho buhin, saka tan buhin. Okay? Okay. Mga short vowels, ito po yung napag-aralan na natin. Tapos naman tayo dito. Ito po yung A, I, O. Yan po yung ating O. Yung katakana sa hiragana naman, A, I, ay baliktad pala ito. Ano? A, I, dapat O, A, I, U, E. So, nagkabaliktad, no? A, I, E. So, sa Japanese kasi, hindi ganito ang pagsulat. A, I, O, yan, pa, yan yung pagsulat natin sa ano eh? Sa Tagalog. Sa Tagalog alphabet. Pero ang pagsulat sa Japanese eh, ang ano nila eh, A, I, U, E, O. Ganyan yung ano nila eh. Hindi A, I, U. Hindi A, I, U, E, O. Palitan na natin. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ganyan sa Japanese. A, I, U, E, O. So, short vowels po yung tawag dyan, ha? Must be pronounced clearly. A as in father. A as in father. A as in father. A. A. So, ganun lang kaiksi. A. So, mas shorter pa sa father. So, father is medyo mahaba pa yung father, yung age sa father, eh. So, ito yung mas maiksi pa ng konti. A. 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 Tapos I naman I para sa machine, shin yung sa shin, machine sa shin, yung I doon, I shin I. So a i a i a i
AI. AI. O naman, yung O naman sa roof. Roof, parang roof. Roof. Sa roof, yung yung ganun ang tunog. Mas maiksi nga lang ng konti. Mas maiksi ng konti. Parang sa roof. Yung roof natin, roof, roof. A, E, U. A, E, U. Yung roof natin, roof. A, E, U. A, E, U. Siya, machine, ha? Father, machine. Roof. A, E, U. A, E, U. A, E, U. Yan ang mga E natin. E is pet. Pet. E, E. So, A, E, U, E. Pet. Pet. Tulad sa pet, ha? Kaya lang, hindi natin niyaan ng pet na ganun kahaba. Pet, e, e. May silang na e. Pet, pet. May silang na, ano, e. Pet, pet, e, e, e. So, a, e, u, e. A, e, u, e. Then, o, horse. Yung sa horse naman, ganun din, mas shorter din, horse. Horse, o, o. A, E, U, E, O. So, kung na nalilimutan nyo po yung basa, so, reading kasi tayo ngayon eh, reading. Kung nalilimutan nyo po yung basa, alalahanin nyo lang po yung father. Alalahanin nyo lang po, father. Machine. Then, roof. Pet. And then, horse. Yan po yung alalahanin nyo lang. So, father, A. Machine, E. Roof, O. Roof, O. Pet, E. Then, yan ay horse. Horse, O. A, E, U, E, O. A, E, U, E, O. A, I, 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 U, E, O. Okay. Dandan. Dandan. A, I, U, E, O. 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 Dandan. Okay. Normal. A, E, U, E, O. A, E, U, E, O. Okay. Yan po yung short vowel. Excuse. Long vowels. So, ang long vowels talagang medyo mas mahaba siya. Kasi pagka na pagpalit nyo po yan, ay hindi maintindihan ang phone. Kasi pagka long vowels, dapat long vowels ang pagbasa. Okay? Pagka short vowel talaga pagbasa. Okay? Pagka long vowel, para bang A, E, U, E, O. Para bang lagyan mo to long. Pagka may ganyan yan, long vowel yan. Parang ganun ang mangyari. Pero ito ay binabasa natin. Yan. Ito, parang nagiging double ay na, ano? So, yung basa dyan, no? So, ito yung symbol. Pwedeng lagyan symbol ng bar sa taas. Pero ito yung babasahin mo, ano? Mas mabanga naman, no? Ito naman, medyo pahabain mo talaga. Pahabain mo talaga. Yung pagbasa mo dito kanina, A. Ito naman, A. 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 So, mahaba ng konti. Ha? Kaya long vowel. A.
Kasi pagka nagkapalit yan, hindi po maintindihan, ha? Ito. Ito. Dito lang na iba, ha? Babasahin mo itong I, U, E, medyo mahaba kasi sa E. A, U, E, O. Mahaba sa E. Okay, parang pet. So medyo mahaba, parang konting-konti. Pet, E, yan. I, U, E, O. Machine, C, I. Machine, ha? I, machine. I, E, O. Medyo mahaba ng konti. So, ganito po yung pagsulat niyan. Okay? Halimbawa, may mga halimbawa po na maaari tayo magkamali. Palaging nagkakamali ako nito, lalo na dati. At pagka nalilimutan mo rin, dahil tayo naman, tulad niyan, sa atin sa Pilipinas, mayroong Bisaya, mayroong Ilocano, iba yung intonation. Nagkakamali talaga tayo. Pero apilitin natin na maitama. So, ano yung sabihin nito? Ito is no. Ito naman, courage. Sipin nyo po, yun lang ang pagkakaiba. A, E, U. Okay. Roof. I, U, Roop. Yuki. So, Yuki. So, medyo mahaba ng konti. Long ng konti. Yuki. Okay? Is no, courage. Malayong-malayo pong ibig sabihin. Pagka ganon, pagka nagkamali tayo. Ganon din dito. E naman. E, machine. Shin. Yan. Oji-sang. So, ang ibig sabihin, malayo din. Ito is uncle. Pagkakalito-lito tayo nito. Ito naman, grandfather. Grandpa. Magkakamali-mali po tayo pagka ganyan. Okay, next. Ito naman, hiya. Okay, ito naman yan. Yan o. Hiya. Okay? Ito naman, hiya. Room. Room ang ibig sabihin po nito. Room. Pagka ito naman, open field. Malayong-malayo po ang mga ibig sabihin. Kaya, yan ang isa sa nagpapairap sa Japanese language kasi kaunting-kaunting ano lang. Eh, ganun din naman sa
Tagalog eh. May ganun din naman eh. Okay, room. You key. Machine key. You key. You key. You key. You key. You key. So, medyo mahaba lang ha. You key. You key. You key. Oji-san. Heya. Yuki Oji-san Heya. Oh, medyo mahaba. Heya. Heya Oji-san. So Oji-san. Yan. Oji-san. 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 Heya. Heya. Yan. Heya. Heya. Yan. Yuki. Yuki. Yan. Yuki. 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 Okay. Medyo mahaba lang ng konti. Yuki. Yuki. Okay. Oji-san. Oji-san. Heya. 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 Oji-san. Oji-san. Yuki. 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 Encourage. Yuki. 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 Okay. Yuki. Yuki is no. Yuki. Yuki is no. So, dapat kasi po ang style dito, pag binilisan mo, medyo ano yan, magsushorten. Pero ang point naman kasi po dito is, pantay-pantay. So, maski na ganito kahaba yung pagsalita mo nyan, pero dalawang syllabus yan, ibig sabihin to, pantay. So, pagka ito po, nagiging parang tatlong syllable po yan. Halimbawa, ganun din kahaba yung time ng iyong pag-pronounce ito. Kaya lang, nagiging tatlong syllable po yan. At ito, ito yung U. Ito yung U. Tapos ito yung K. Parang ganun po yan. Nagiging tatlong syllable na to. Ito, U, K. Pantay lang ito. Ito naman, U, K. So, medyo mahaba ito kisa dito. Ganun. Ganun po yun. Ganun po yung style dito. Kung gusto mo, pantay-pantay talaga. Oh. Oh, tatlong syllable. Ganyan. Oh, ito, gawin mong U, ito naman yung ki. U, ki. U, ki. U, ki. U, ki. Ganun po yun. So, i-consider mo as isang syllable. Consider mo as tulad ito. 1, 2, 3, 4. Apat na syllable po ito. Oji. Oji-san. Oji-san. 1, 2, 3, 4. Apat na syllable po ito. Oji-san. Oji-san. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5. Limang syllable na po ito. Apat na syllable. Limang syllable. Ito naman. 1, 2. 2 syllables. Ito naman. 3 syllables. So, hiya. Heya. Okay. Ganun po yun. So, yun po yung long and short vowels. Okay. Any question? May question ka dyan? Okay, next. Number 2 po yung consonants. Consonants. So yung consonants, ang tawag po dyan is si-in. Si-in. Okay? So,
she in? Okay. Ray, yung sound po ng N. Ito po ah, yung sound ng N. So nabanggit ko na to, pwedeng N, pwedeng NG, pwedeng M. Yan po yung ano yan. Depende po. O ngayon, paano magiging depende? Ito po yan. Po yan. Pagka binasa mo ang N, N yung babanggitin mo. Pagka before, ito yung rule po natin. Rule. Pagka before T, D, and N. Pagka ang sinusundan, pagka ang sinusundan ay T, D, and N, N po ang basa natin. Tulad ng example. Example. On, yan. On na. N po ang babasahin natin yan. On na. N. Hindi natin gagamitin na NG sa KM. On na. On na. Kasi N. Ito po ito. N. Kaya N ang basa natin dito. Okay? Yan po yan. Okay? So ito. Ito. Itong tatlong to. Ito yan. Ito po yan ha. Ito. Yung tatlo yan. Ito yun. Ito, ito kasi po yung, ganito po kasi ito isulat eh. Oh, ganyan po kasi yan isulat. Ito po yon, ito po yung inaano natin ha. N, itong N na to, yan, ito yun, N. Pwede natin basahin na NGM, NNGM. Okay? On na. N yung basa natin. Okay? Sample, number two. Anong basa natin dito? Ito. Ganito rin po yan. Yan. San po. San po. Hindi po natin binabasa ito na san po. Ang basa dito, sang po. M yung gagamitin dito, sang po. Bakit? Kasi andito naman siya. Before. Before san. Before san. M, pagka M, P, and B. So, pagka ito yung sinusundan niya, yan o. Oh. P, letter P. Letter P. So, ang basa natin dito, M. Yan o, M. So, ang basa natin dito, sampu. 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 Dito, on na. N ang basa natin. On na. N. Kasi ang sinusundan, N. Ito P, you know, P. Sampo. Okay. Sample again. Ganyan. Sangkay. Sangkay. Ang basa natin dito, NG. Ang basa natin dyan, NG, kasi other, no? Other cases. Pagka hindi dito, others, ito. Yung mga other letters, no? Ito, TBN, to MPB. So, tanda po natin, ha? NTD, MPB. So, MPB, NTD. You know, NTD, MPB. Pagka wala dyan sa MPD, saka NTD, NG ang wala. Tulad dito, wala naman ditong K. Yan, K. K po tayo, K. Sangkay. Oh. NG po ang basa. Sangkay. Sangkay. Sampo. On na. Okay. Yan po ay sabihin, ha? Ano po ang mga example? Halimbawa, ante. Ante. N po ang basa dito. A.
Anong basa po ito? Bombay. M po ang basa ito kasi M. Yan o, M. Bombay. 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 Ante kasi T. N ang basa yan. T. N. Yan o. Okay? Ante. Bombay. Ano pa? Kangairo. Oh, wala ditong letter G, ha? G. Wala. So, ang basa dito yung G. So, Kangairo. Kangairo. NG. So, yan po ay sabihin itong rule na to, ha? Napaka-importante sa pagbasa, reading. Okay? Yung N, babasahin natin N, N, G, N, M. Mayroon pong rule. Ito po yung rule natin, ha? Ito yung rule natin. Ante, Bumme, Kangairo. Sound of G, yung G. Paano po basahin to? Dalawang basa dito, pwedeng G or NG. Halimbawa, go. Pagka nilagyan natin, halimbawa, go, ito magiging ngo. Go dito, go. Kailan ito nangyayari? Kailan ito nangyayari? Pagka beginning. Beginning of word. Beginning of word, nasa unahan. Nasa unahan siya. Pagka nasa hulihan, ngo na yung basa sa kanya. Nasa huli ng word. Other cases. Ano yung halimbawa? Halimbawa. Halimbawa, yung pong po, halimbawa natin. Sample natin. Ito po, may ganito tayo, ha? Sulat natin yung pag-aralan natin nakaraan sa time. Go. So, ang basa po dito is go-go. Go-go. So, ito nasa unahan. Okay. Pero ito, papalitan natin ng ngo. Kaya ang basa po dito, go-ngo. Go-ngo na po ang basa dyan. Go-ngo. Ito, go. Ito, go. So, go, go. Hindi po natin yan binabasang go, go. Ang basa po natin dyan ay go, go. Bakit? Itong isa, itong pangalawa is nasa other cases. Ito, beginning. Okay lang, beginning. Beginning of word. Okay, beginning of word. Okay. Kaya po, okay ito. Ito, papalitan natin. Okay, pinalitan po natin. Okay? Ito po nangyayari, exception, exception. Exception, except 5. Pagka nagsalita po tayo ng 5, pagka yung 5, ang basa po dyan is, go. Maski saan nakalagay yung 5, maski saan nakalagay, beginning or not in beginning, go pa rin. Go pa rin ang base dyan. Exception po yan, exception.
Okay. Yan po yung N sa G. Ngayon, dakot tayo sa pangatlo. So, letter C. Double consonants. Double consonants. Okay. Double consonants. Halimbawa, uto, saka uto. Okay? Ang uto is sound. Pagka uto is husband. Okay ba yan, ha? Uto, sound. Ang meaning, uto is husband. So, magkaiba po yan. Ito, sinusulat natin to sa hiragana as ganito. Uto. Uto. Ito naman, pag sinusulat natin to sa hiragana, merong chisay. Ano po ang ibig sabihin ng chisay? Maliit. Tsu. Ito yung tsu. Sa hiragana, tsu. Chisay tsu. Chisay tsu. Uto. So, ganito po yan isulat. Ito. Kasi may ganon yon, okay? So, naipaliwanag naman natin yung ibig sabihin niyan. Kung ano yung letter nito, ay nadudubli lang, nadudubli. Okay, kasi may ganon. Ha? Ito naman. So, magkaiba. Double consonant. Dapat talaga nating isound dito, two syllables, okay? Ito, three syllables. So, tulad nung kanina, dapat talaga two syllables, three syllables yung haba ng pagbigkas natin. Oto, oto. Yun. Oto, oto. Oto, oto. Okay? So, talagang three syllables, two syllables. Okay? Pagka po hindi, mag-iiba po ang ibig sabihin. Tulad nito, next example. Sitimas, sitimas. So magkaiba po yan. Ang ibig sabihin nito is to do something. Ito naman, ang ibig sabihin nito to know. To know, saka to do something. Malayong-malayo po ang ibig sabihin yan. Paano ito isulat sa Japanese? City. Imas. City mas. Ito naman, pag sunulat natin yan, city. May gano'n na naman. Chisaitu. City mas. City mas. City mas. Okay? Ito yung suru. Ito yung to do. Na verb. To do. Suru. Okay? Ito naman, shiro. Shiro yung verb dito eh, shiro. Okay, so magkaiba po yan. Ngayon, yung pagbigkas nito, mas mahaba dapat. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 4 and a half. 4 and a half. 1, 2, 3, 4, 5 and a half. 5 and a half, 4 and a half, 5 and a half. Kasi yung su, imasu, hindi naman natin sinasabing imasu, imas na lang, imas. Imas. City imas, city imas. Hindi natin binibigkas yung su. Okay? City imas. Okay? So, ganyan po yan. Letter D. Consonant.
plus ya new yo or apa si say parang kya parang kya q q yan kya q q kya q q kya q q kya q q eh kya q q kya q q kya q q apa pya pyo pyo bia bio bio ya nyemang aja nah apa belanan sya 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 si syu se sya si syu ya oke nah sya masya so ang bahasa po dyan ay one syllable so po kung makakita kayo ng ganyan, kya. Q. Q. One syllable. One syllable lang po yan. Ito, two syllable. Two, three syllable. Ito, one syllable. Pati itong siya, si, siu. One syllable lang. Ano pa, yung cha. Pati yung cha, yung ganito, cha. One syllable din yan. Okay. So, okay, next. Next. So, number three. So, meron po tayong number one, ha? Vowels, number two, consonants. Then, number three, length of a syllable and accent. Okay. Length of syllable and accent. Okay, ito po mahirap, mas mahirap. Okay. So, napag-aralan na natin yung mga one or two syllables na pinapahaba. Okay? Pwede yun. Meron tayo dito accent naman. Okay na yung sa syllable natin. Then, sa accent naman tayo, mahirap. So, halos walang accent ang Japanese. Sabi ko nga, parang nakakantok yung sa yung ano nila sentences. Hindi tulad ng pagbabasa ko po, hindi ganoon. Walang accent yung ano nila. So talagang halimbawa ng sentence nila is Kino furoshimbo no yumimasta. Kino furoshimbo no yumimasta. So ganoon. Well, hindi mo malalaman kung alin ang subject o predicate. Wala tayo. Tuloy-tuloy lang pagbasa. Ha? Kinoburoy simbono yumimasta. Ako, binibigyan ko ng stress kasi sanay tayo sa English. And Filipino tayo. Binabasa ko ng kinoburoy simbono yumimasta. So may emphasis. Pero sa Japanese po, hindi. Hindi po totoo yun. Accent po, none. Dapat kinoburoy simbono yumimasta. Pantay-pantay lang po yung basa. Pantay-pantay. Ngayon, although pantay-pantay yung basa, mayroon naman po silang tinatawag na pitch accent. Mayroon naman pong pitch accent sila. Iba po yung pitch tulad ng mura. Pagka hindi po natin inak-pinitch, walang pitch yan,
mura sa kamura. Ang mura, yan po yung kinakain, yung buko. Ang mura, yan po yung masamang pananalita. Pagtutungayaw, yan po yung mura. Okay? Mura. Ang mura, buko. At meron pang isang mura, yung yasoy, yung hindi mahal. Hindi mahal ang bilihin, mura. Mumurahin, ganun. Okay? Yung mumurahin, saka yung pagsasalita ng mura, pare-pareho lang po, mura eh. Pagka sinabi mong salita mong mura, at hindi natin binigyan ng konteksto, hindi po natin malalaman kung ano yung sabihin ng Pilipino. Pag nagsalitaan Pilipino ng mura, hindi alam na nakikinig kung anong ibig sabihin niya. Kung nagmumura ba o yung bilihin ay mababa ang presyo. Okay? Ganon din po yan. Napakahirap po yan. Ang Tagalog, meron din ganyan. Pero dahil sa may konteksto, madali nating naintindihan. So, anong ibig mo sabihin ng mura? Ay, yung bilihin. Alam na natin kagad-agad na yun ay mababa ang presyo. Pero, ano ibig mo sabihin ng mura? Galit ako. Ibig sabihin, nagmumura. Yung masamang pananalita. Yun po. Kaya, sa Japanese, may ganun din po. Marami din ganun. Kaya yung iba, nilalagyan nila ng pitch tulad ng mura saka mura. Yung mura, yun naman yung buko. Sa bundok namin, ang tawag dun sa buko ay mura. So, mura pa. So, hindi pa matanda. Mura pa. Tagalog naman yun, mura pa. Pagka mura pa, hindi pa yan. Ano. Bubot pa. Kumbaga, bubot pa. Mura pa. Bubot. Bubot pa. Bata pa yan. Kaya ganyan. So, ang salita pong mura sa Pilipino, tatlo ang ibig sabihin. Ganon din po dito sa Japanese. May mga ganyan. Kaya hindi natin maintindihan. Halimbawa, ito po. Hashi. Ang ibig sabihin po nito ay bridge. Hashi. Pagka sinabi mo, hashi pa rin. Pero ang ibig sabihin naman nito, chopstick. Okay. Pareho lang pong hashi yan. Pero magkaiba ibig sabihin. Paano po yan? Yung pitch po natin dito. Ito, papataas. Ito naman, papababa. Pag papataas yung pitch, bridge. Pag papababa, chopstick. So, ganun po yan. Tulad nito. Kiro. Kiro. Pagka papataas yung pitch natin, kiro. At kiro. Ito naman, tuwir, suotin. Yung damit, halimbawa, damit, susuotin. Kiro. Ito naman, kiro. Ay, tukat. So, halimbawa, sa kitchen, may lulutuin ka, ikakat mo yung mga ingredients, kiro. Okay, yan, kiro. Okay? So, yeah, ito po yung pitch. Hindi po yung accent, kundi yung pitch. Yan po ang meron sa Japanese. At yan po ay napakahirap kasi depende rin po sa lugar. Tulad dito sa Pilipinas, parehong Tagalog, pero pagka pinagsama-sama mo yung Bulaqueño at Batanggenyo at Quezon Province at Rizal, ganyan, no? Laguna, iba-iba po yung ano nila, yung accent, iba-iba. Ganyan po rin dito. Kaya pagka sabi, hashi, hashi, pareho lang po hashi yan. Kaya lang, hashi, hashi, hashi kudasai, hashi kudasai, chopstick, hashi, hashi o torimas. Dadaan ako sa bridge.
Hashio torimasu. Hashio torimasu. Hashio kudasai. So, hashio kudasai. Please give me chapstick. Okay? Hashio kudasai. Please give me chapstick. Pero kung bridge, hashio hashio torimasu. Dadaan ako sa bridge. Okay? So, hashi. So, yung pitch po, pataas, pababa. Okay? Hashi. Okay naman, kiro. Okay? To wear, to cut. Okay? Kiro. Okay? Fuku, kiro. Okay? So, yung clothes, isusuotin. Fuku, kiro. Ito naman, halimbawa, ninjin. Ano yung ninjin? Yung ingredients sa pagluluto. Okay? Ninjino, kiro. Fuku, kiro. Fuku, kiro. Kiro. Okay, yan. Yung pitch natin, hashi. Okay, so yan po yan, ha. Medyo mahirap yan. Maski naman sa Pilipino, sa Tagalog, mahirap po yan, eh. Mahirap po yan. Kaya yan, medyo nawawala yung pagkalito pagka nagamit natin sa sentence. Alam ka namang dumaan ka sa chapstick. Di ka naman dadaan sa chapstick. Dadaan ka sa bridge. Alam ka namang suotin mo yung sibuyas. Di ka naman magsusot ng sibuyas. So, pagka ginamit natin sa sentence, nawawala yung pagkalito. Pero kung ito lang, babanggitin, mahirap. Mahirap po natin malaman. Okay? Pero yan po ay ini-exam sa Japanese Proficiency Test. Ini-exam po yan. Hearing exam. Darating tayo sa hearing lesson. Nakakaroon po tayo ng hearing lesson. Okay, so maski ganun pa man, yung mga rules natin, yung Japanese naman, gusto nilang mabilis yung pagsalita rin nila. Kaya itong I saka U, minsan nilalakto nila. Silent na. Tulad ng honest. Honest dapat, di ba? Sinasilent H natin, honest. So, pinapaiksi natin itong I and U. Karaniwang-karanino po yan sa Japanese. Pinapa-exe. Halimbawa, yan. Tsukue. Ang tsukue po ay table. Tsukue po is table or desk. Ang tsuki po ay like, di ba? Yung ski. So, meron tayong like. So, ganito. Ang ating ski. Okay, ski. Okay? Then, meron tayong kikimas. Okay, kikimas. Ano yung kikimas? Listen. Paano yung listen? So, kikimas. Kikimasu. Okay. So, ganito yung kikimasu, no? Kikimasu. O kiku. Suki, kikimasu. Okay. Then, yung ating desu.
Yes, so this. Nah, itu namanya sukue. Sukue. Yan. So, pagkaganyan po, although ganyan yung tama naman yung spelling, tama naman yung spelling, ganyan. Oh, tama naman. Pero, sinasilent po nila yung, ito, sinasilent yung U na yan, sinasilent yan, silent, then sinasilent ito, yung I sa kayo, yan. Ito, silent U, di ba? Silent U, yan. Kaya ang basa natin dito, des na lang, kasi silent U. Hindi natin ito binabasa ng desu. Desu, hindi natin ito binabasa ng desu. Pagka binabagalan ko yung basa, wala akong magawa kasi dapat i-ano ko yung anong tawag yung syllable. Desu. Kaya binabasa ko dahil hindi ano eh. Hindi ko maisi-syllable yung S. Hindi ko maisi-syllable yung S. Kaya binabasa ko siya desu. Pero sa normal, des lang po yan. Des. Okay? Des. Silent yun na yan. Des. Tulad dito, yung U dito. Yung U doon, kikimas. Kikimas na lang. Wala nang kikimasu. Wala na pong kikimasu. At yung I doon, silent na rin. Kikimas. Parang parang isang kilang yung narinig nyo. Ano? Kikimas. Parang isang kilang. Ano? Dapat yan, dalawa. Kikimas. Pagka mabagal, kikimas. Pero pagka normal, kikimas. Parang isang kilang yung nabasa, di ba? Kikimas. Parang kikimas. Kikimas. O kimas. Kikimas. Yan. Silent I. Kikimas. Yan. Kikimas. Okay? Des. Ski. Parang nagiging eski na lang eh. Parang naging eski. Ski. Yan. Ski. Tulad ng hito. Stok. Stok. Okay. Hito. Stok. Ganun po yun. Silent I saka silent U. Okay? Tsukue, tsukai, tsuke, parang tsukue. Parang nawawala na, parang tsukue, 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 ski, kimas, des. Ganun lang po yan. Okay? Okay, any question? So kung may gusto kayong itanong, kung may gusto po kayong itanong, pakitanong na lang po. At, yan po ang ating mga rules. Sana matanda nyo yung mga rules natin sa pagsulat, reading, tamang pagbasa, at sa susunod, mas marami na po tayong mas tamang pagbasa magagawa dahil sa ating aralin ngayong araw. Okay, so practice nyo rin po yung katakana, hiragana, isulat ang inyong pangalan. Halimbawa, ito, naituro ko na sa inyo kung anong basa dito. Okay, so ito, ano naman pong basa dito? Ano naman pong basa dito? Ito, naituro ko na sa inyo kung anong basa dyan. Ano naman pong basa rito. So, next Monday, magpapatuloy po yung lecture natin at ipaalala nyo sa akin at ipapakita ko sa inyo kung paano basahin to. Okay? Okay. Okay, wala naman akong nakikitang questions. Walang questions.
Wala po, wala. Okay, kung walang question. So, batiin ko na lang kayo ng pakibasa. Ano kaya itong sinusulat ko? So, ito po ay kanji. Okay, ito katakana assignment. So, ito po ay kumbangwa. Good evening. Kumbangwa. Okay? Okay, kung wala talagang question, okay. Good night and thank you for attending the class. See you next Monday.